sa banal at napaka makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang buhay na Diyos na wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kami po mula sa Los Angeles, California, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Awitin po natin ang bilang 8 sa atin pong mga imnaryo. Ako'y dayuhan na naghihintay sa pagdating ng mahal nating araw. Ang pagpanaw ni Kristong banal upang kaunin ang mga nagbanal, manglalakbay isang dayuhan ang kalagayan ko sa sanlibutan. Patuloy kong patutunguhan ang maligaya at sariling bayan sa paglalakbay. Huwag manglupay-pay ang kalungkot ay panandahilan doon sa ating bayan. Paroroonan di na limutan. Patuloy kong patutunguhan ang maligaya at sariling bayan. Bagay ng lupa atin pong patuloy na purihin, sambahin at luwalhatiin
ang ating banal, buhay at nag-iisang Diyos na walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Awitin po natin ang bilang 70 sa ating pong mga himnaryo. Ayong lahat na buhay sa mundo ng kabigatian, kung sa Panginoong Jesucristo, numero 19 po, ang huli nating aawitin. Ingatan ko ang utos ni Jesus na sumako. Ay mapuspo,
Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang Diyos ng langit sa bahin at awitan. Puso Dios por
Dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuwaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan. At purihin, purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen! Amen. Mga minamahal, iginagalang at mga pinagpipitaganan po namin, una na nga sa atin-atin mga sariling sangbahayan, sa atin-atin munang mga sariling kaluluwa, sa mga kabyak natin, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Tulad po ng ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo, ang kanyang wika po, ako ay hindi na parito, kung hindi upang hanapin ko muna ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Ito nga po ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagkatawan tao. Nakita niya ang kanyang mga anak, ang kanyang bansa ng Israel, na nagsitigas ang puso at mga kaluluwa, na nang pagkalooban niya ng sariling bansa na binubukala ng pulot at ng gata, sila po ay kusang loob na nagsitalikod sa Diyos, ni hindi nila kinilala ang Panginoong Heso Kristo na kanilang tagapagligtas at kanilang Diyos na nagbigay sa kanila ng kalayaan mula sa pagkaalipin sa kamay ni Paraon sa Ehipto sa loob ng 400 taon. Tumigas ang kanilang mga puso at sa harap ni Pilato hiniling nilang pakawalan si Barabas. Ipako sa krus ang Kristo. Datapwat, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos.
una sa kanyang bansa ng Israel. Siya mismo humanap ng paraan sa ikalawang Samuel 14:14, tayong tao parang tubig, mamamatay na walang pagsala sapagkat hindi natin naabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Romanos 3:23. Dadapat humanap siya ng paraan na tayo ay huwag manatiling tapon sa impyerno. Uno-uno ng Juan, ang pasimula, siya ang salita, ang berbo. Ang berbo ay Diyos, ang berbo, mga kapatid, nasa kanya ang buhay. Siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay at kung wala siya, uno-uno hanggang 4 ng San Juan. Kung wala ang Kristo, kung wala ang berbo, kung wala ang Diyos, walang bagay na nagawa. Nasa kanya ang buhay. Ang buhay ang ilaw ng sanglibutan. Ano nga po ang paraan na kanyang ginawa para tayo huwag maitapon sa impyerno? 1:14 ng San Juan, nagkatawan tao ang berbo. At nang magkatawan tao, nagtayo ng kanyang iglesia, yung kanyang sariling katawan sa ibabaw ng malaking bato. Tumawag ng 12 apostol, hinanap ang nawawalang tupa sa bahay ni Israel, nasumpungan, nabautismuhan. Apokalipse 7:4, 144,000. At ang itinatak sa kanila, pangalan ng Kordero at pangalan ng Ama. Apokalipse 14:1, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi po iglesyang tinatawag sa pangalan ng tao. Hindi po iglesia na kinagis na sumasamba sa mga larawan. Ang itinatak ng Diyos sa kanyang mga anak na mga tupang nangaligaw, pangalan ng Kordero, Kristo Jesus, at pangalan ng Ama, Diyos. Sana po huwag nating kalilimutan ito, mga kapatid, malapit na ang kanyang ikalawang pagparito. At nang matagpuan na nga po ang 144,000, tinawag na ang lalaking si Saulo na taga Tarso na pinagpapapatay ang mga iglesia ng Diyos. Isinugo si Saulo sa mga bansa na labas ng bayan ng Israel. Kaya tayong mga Pilipino ngayon, napasama tayo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Kordero, at sa pangalan ng Espiritu Santo nang magpabautismo tayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang paglilingkod sa Diyos ay isang napakabanal na gawain, mga kapatid. Malimit ninyong mapakinggan sa dalawang utos. Una, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong buhay. Huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Mga kapatid, iibigin natin ang ating kapwa. Kung paano ang pag-ibig natin sa ating sarili na makarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Gayun din, sa Hebreo 13:16, ang paggawa ng mabuti at ang pangangaral ng Ebanghelyo. Huwag nating kalilimutan sapagkat sa ganitong mga handog, ang Diyos ay totoong nalulugod sa atin. Sa umagang ito, tayo man lang, kahit tayo kakaunti, kahit wawalo, aapat, nag-iisa, sa banal na katawan ng ating Panginoong Hesukristo, ipakita nating iniibig natin siya ng buong puso, buong lakas at buong buhay. Hindi yung puro kalayawan ang nasa ulo natin. Paghanap ng salapi, kung ano kakainin, kung ano iinumin. Kung ang Diyos ay nasa atin at tayo nasa Kanya, ano pa kakailanganin natin? Nasa kaharian na tayo ng langit dito sa lupa, sa Kanyang katawan, ang lahat idaragdag na lang. Bakit tayo nag-aabala pa? Mga kapatid, na parang wala tayong Diyos na kamukha ng mga hentil, na ito lagi ang kanilang iniisip, ang mga bagay ng sanglibutan. Sa umagang ito, ihanda na natin ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa,
Aawitan muna natin ang Panginoon ng isang maiklit na espiritong awitin, numero 162 sa ating imno, unang estropa at coro po lamang, at ikalawang estropa. Pagkatapos, hihingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Nakita ng Panginoong Jesus, napakarami nating pagkukulang. Mga kapatid, maniwala kahit sa hindi, ang karamihan sa atin, sa pitong mga araw na ipinautang walang ginawa kundi kalayawan. Magsitayo tayo. Aawit tayo ng isang maikit na espiritong awitin, maniniklood sa Kanyang pangalan, hihingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Tatayo tayo. Kami bilang Panginoon po naming Diyos. Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapitapitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ikaw po ang dumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakbibika sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong kalooban, napakadakila mo po sa iyong pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal na wala po kaming nakikilala pang ibang mga Diyos sa aming mga hiram na buhay, ikaw ang Diyos ni Abraham, ikaw po ang Diyos ni Isaac at ni Jacob, Diyos ng iyong mga propeta sa iyong bayang Israel, ikaw rin po ang nahabag, tumawag, pinaglingkuran at pinagtapatan ng aming mga minamahal na mga magulang hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, sa banal sakdal, napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod, nagpapakumbaba kami at nangangayupapa sa iyong kabanal-banalang pangalan
Ama, tanggapin mo po ang aming mga tao sa puso at walang mga katapusan po naming mga pagpapasalamat. Ama naming Diyos, tanggapin mo ang aming mga walang katapusang pagtanaw ng aming mga utang na loob sa lahat po ng iyong mga kabutihan sa amin. Salamat, Ama, na wala kang binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Pinakain mo po kami sa araw-araw, dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling mo ang aming pangangatawan. Higit sa lahat, maraming maraming salamat po. Ipinaliliwanag mo sa amin, patuloy mo kaming tinuturuan, pinatitibay mo at dinaragdagan ang aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Amang banal, ipinagpapasalamat namin sa iyo. Hindi lamang kami na meron ng mga katandaan na naglilingkod sa iyong banal na iglesia na binayaran mo po ng iyong sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo, ang patuloy mo pong iniingatan. Ipinagpapasalamat namin maging ang lahat ng aming mga mahal sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin, ang amin-aming mga kabiyak, ang amin-aming mga anak, mga manugang mga apo, kamag-anakan at kasangbahay, maging mga kaibigan namin na tinawag mo rin upang mga kinig ng iyong mga banal at dalisay na aral, maging ang lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan, Ama naming Diyos, sampu ng kani-kanilang mga sangbahayan, mga mumunting mga ari-arian, kung papaanong iningatan mo't pinagpala sa amin sa araw-araw na nagdaan ang lahat ng mga bagay, dito po sa iyong Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Los Angeles, California, gayon din po ang sinampalataya na naming ipinaranas mo sa kanilang lahat sa bawat sandali na nagdaraan sa kani-kanilang mga hiram na buhay. Panginoon naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, pitong mga araw ang matulin mo po na muling buong kapayapaan, ipinaranas mo sa amin na mga magkakaibigan, mag-aanak at mga magkakapatid. Hindi mo po ipinaubaya ang sino man sa amin sa biglang kamatayan at mga mabibigat na karamdaman, sa kamay ng hustisya at sa lahat po ng mga masasamang mga tao na naglipa na dito po sa sanglibutan sa mga kapanganiban sa huling araw na ito. Salamat din sa iyo, Aman Diyos. Dininig mo ang amin-aming mga pananalangin patungkol sa amin-aming mga sariling mga mahal sa buhay. Patuloy mong pinalalakas, pinagagaling ang mga anak namin, katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel. Gayun din ang aming mga manugang, katulad po ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malo. Ang lahat ng aming mga apo, hindi mo pinabayaan. Tulad po ni JC, ni BJ, ni JR at John Macho, ni Paul Noren at Sarah, ni Micah, ni Laika, ni Joshua, ni Rebecca at Kay. At silang lahat na mga mahal namin sa buhay, na nangingibang bansa at humahanap ng kanilang ikabubuhay sa araw-araw. Maraming maraming salamat. Tinutugon mo rin ang aming mga pananalangin patungkol sa kanilang lahat. Katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David at ni Daniel Valencia, ni Shannon at Ana Lira, ni Verian Guanson, at gayon din po ni Jacob Gonzales, ama naming Diyos, ikit na nga po ni Shannon, ni Ana Lira, ni Lolita, ni Susan, ni Jingjing, ni Lenlen, ni Fe at ni Adora Kino, ni Pido at ni Victoria Marangkes, ama naming Diyos, ni Rosemary at ni Flor, sa kanilang mga paghanap ng ikabubuhay sa araw-araw, napakalalayo nila sa amin, ikaw ang aming sinasampalatayanan,
tanging makatutulong sa kanila sa gitna ng kanilang mga kagipitan, sa gitna ng kanilang mga mahihigpit na pangangailangan sa araw-araw. Ama Diyos, maraming salamat din po ang aming mga kapatiran sa laman. Patuloy mo pa rin binubuhay, katulad po ni Expectacion, ni Prospero, ni Felicidad, ni Dolor, ni Eliezer at ni Neftale, ni Erlinda, ni Fe at ni Lolita. At sa umagang ito, walang sawa kaming dumadalangin sa iyo na naway hipuin mo po muli kaming lahat. Tulungan mo sanang gumaling at lumakas pa ang amin-aming mga lupang pangangatawan. Higit na nga po kami na inaalipin na ng mga pagtanda sa araw-araw ang iyong lingkod, Amang Banal. Gayun din ang aking kabyak, si kapatid na Rosita, si Prospero at si Glenda, si Concepcion, si Floro, si Robert at Merceditang, si Olivia at si Mirna, si Rogelio at si Expectacion. Kami na meron ng mga katandaan na ginawa mong mga mabubuting halimbawa sa mata ng iyong mga tupa at ng lahat ng aming mga kaibigan. Dagdagan mo pa po sana kami ng maraming mga araw, kagalingan at kalakasan at ng maraming mga taon, hindi para gugulin namin sa kalikuan at kalayawan. Masumpungan mo, Amang Banal, ginugugol namin sa paglilingkod sa iyo ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, buong buhay, hanggang aming mga kamatayan. Ama naming Diyos, sumasampalataya din kami na sa araw po ng linggong ito, muli ka pong titindig sa amin. Ikaw po ang magtuturo sa amin. Gagamitin mo po lamang ang bibig ng iyong dalawang hamak na bagaalipin. Ikaw po ang sasa kanila, ang sariling kalooban mo sa langit. Ito po sana ang maghari sa aming lahat. Kung ano ang nais mong makain namin, mainom namin, ang mga aral mo, ang mga salita mo, na ninanasa mong ipaabot sa amin, dumating nawa sa aming lahat na may kapangyarihan at mayroong lakas ng mga pagkakilala namin. Ito lamang ang aming magampanan hanggang ikalawang pagparito mo po sa ibabaw ng sanglibutan. Ama naming Diyos, ang lahat ng mga bagay, maging ang mga bagay na hindi na po nasambitla ng iyong hamak na alipin. Ikaw po ang nagturo sa amin, anuman ang aming hihilingin, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, ito ang diringgin mo sa langit. Ito ang ipagkakaloob mo, ibabasbas mo sa amin pong mga magkakapatid, mag-aanak at mga magkakaibigan, magmula ngayon at magpakai kailanman. Amen. Tayo po, mga tagapakinig po namin, mga kaibigan at mga kapatid, muli pong pinasapit ng Diyos sa panibagong umaga po na ito na araw po ng Linggo. Salamat po sa ating Ama, sa ating Panginoong Hesukristo. At sa pagkakataong ito ay inaanyayahan po tayo ng Diyos. Ihanda na po natin ang ating mga puso, ang may pakinig, ihanda na ang kanilang mga tainga sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. At sa umagang ito, huwag nating kalimutan, tayo na nasa mga bahay-bahay, ihanda na rin po natin ang ating mga Biblia para anuman ang mga babasahin ng nagsasalita sa inyong kalagitnaan sa Espiritu, ito'y babasahin din ninyo para mapatunayan ninyo na ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus hindi po nagtuturo ng sa aming mga sarili, kung hindi ang mga bagay na mula sa mga banal na kasulatan. Ipagkakaloob po na po sa inyo ang unang magsasalita, si kapatid na Prospero Gonzales. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoon, muli po mga minamahal kong mga kapatid at aming mga kaibigan, bumabati po ako sa inyo ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo.
Sa atin pong mga magkakapatid at batid ko sa maraming mga nangakikinig, alam natin na lalong-lalo na po sa bansang Europa, sa kontinente ng Europa, ang mga mararangal at matataas na tao, maging sila ay may katungkulan o maging sila ay mga taong mayroong malalaking mga kayamanan, ang kanilang mga tauhan o ang kanilang mga naglilingkod, kung tawagin sila ay Lord, Master, at sa ibang kaparaanan sa atin din po sa bansang Pilipinas, naririnig nating madalas ang mga katagang Panginoon, Guru, kung anot-anot pang ibang masasabi nating sa ating mga kaugalian ay itinuturing lamang natin na isang paggalang sa nakatatanda. Alam po ninyo sa banal na kasulatan na ang ating Panginoong Hesukristo ay makatapos na siya ay makipaghapunan sa kanyang 12 alagad, pagkatapos na kanyang mahugasan ang mga paa, pagkatapos na siya ay magpaalam upang maganap na ang nasa saad sa banal na kasulatan na kinakailangang lisanin na niya ang sanlibutan, meron po siyang binanggit sa kanyang mga alagad at ito po ay mababasa natin sa aklat ng Juan sa Kapitulo 13 at ang versikulo ay 13. Uulitin ko po, sa kontinenteng Europa, lalong-lalo na katulad ng aking binanggit kanina, ay alam na natin na halos lahat ng mga tao, kung tawagin ang mga matataas na tao at ang kanilang mga pinaglilingkuran, ay may Lord. At yung iba nga, kung kanilang tawagin, ay Master. Sa aklat po ng Juan 13:13, pakinggan po ninyo ang isinasaad at sinalita mismo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. Ganito po ang ating mababasa doon. Tinatawag ninyo akong Guru at Panginoon, at mabuti ang inyong sinasabi, sapagkat ako nga. Sa wikang English po sa King James Version, ye call me Master and Lord, and ye say well, for so I am. Muli po, sa mga nagbabasa at sa maraming mga mangangaral, masasabi natin ang sinalitang ito ng ating Panginoon ay hindi maaari o hindi nila halos pinahahalagahan. Dapat basahin po natin at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, hayaan po natin ang ating dakilang Diyos ang lubusang magbigay unawa sa bawat isa atin ang isang kahalagahan, ang isang lubusang kaunawaan kung bakit niya sinalita ang mga gayong mga kataga. Tinatawag ninyo akong Guru at Panginoon, at mabuti ang inyong sinasabi, sapagkat ako nga. The emphasis, for so I am. Ngayon, ayon din po sa mga banal na kasulatan, itanong po natin, ano po baga ang ibinabadya ng salitang Panginoon? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng Panginoon? Lord at Guru, Master. At katulad ng ating sinusundan at sa pagtuturo na rin ng banal na Espiritu, pakinggan po ninyo ang sagot sa ating tanong sa pamagitan na rin po ng pagpapaliwanag ng banal na kasulatan. Buksan po natin ang aklat ng Roma sa kapitulo 6 at ang versikulo ay 16. Sa unang bahagi po, ganito po ang ating mababasa. Hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili
na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima. Ito po pala ang simpleng-simpleng isang kasagutan kung ano ang ibig sabihin sa Diya noong mga katagang Panginoon at noong tinatawag na Master. Ang simpleng-simple po pala eh, tayo po pala ay nagiging alipin niyaong ating tinatalima. Sa makatwid, halimbawa, kung tayo ay namamasukan, lalo na po ngayon, marami tayong domestic helper sa abroad. Tiyak, lalo na po yung nasa Europa. At nalalaman ko, maging niyong naroon sa Middle East, sapagkat tayong mga Pilipino ay nakikisama at sa hangad nating kumita ng marangal, makapaghanap buhay, magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay sa ating bansang pinanggalingan na Pilipinas, batid nating maraming mga Pilipino ang patuloy na sumusunod, tumatalima sa kanilang mga sarili-sariling mga amo at tuwiran at natitiyak natin na naroon ang tuwirang kanilang pagkilala, ang kanilang lubusang pagiging alipin ng kanilang mga amo o ng kanilang maituturing ng mga Panginoon. Kaya nga't mismong ang Biblia rin ang nagsasabi. Tungkol po doon sa pagtawag natin o ang kahulugan ng pagiging Panginoon o Master. Kung sino anya yung inyong pinaghahanduga ng inyong mga sarili sa inyong paglilingkod. Domestic helper ka. Kayo anya ay nagiging alipin nila upang kayo anya ay patuloy na paalipin sa kanila. Yaon anya ang inyong mga tinatalima. You have to. Kailangan tumalima ka. Ito anya ang isinasaad po ng banal na kasulatan na ano po, ang lahat po o ang sino mang tinatalima o sinusunod ng tao, ito po ang tinatawag na Panginoon at Guru, yung sinusunod, yung hindi maaring iyong talikuran, yung hindi maaring labagin mo ang kanilang mga kagustuhan. Kaya nga po, papaano nga po baga natin sila masusunod kung hindi naman muna natin sila ay ating pag-aaralan o kung tayo ay nararapat na muna nilang turuan. Kailangan makilala muna natin kung ano ang ating nararapat na gawin, kung paano tayo makasusunod sa kanila. Ngayon, ang dapat muna po nating itanong, sapagkat ito pong pinag-aaralan natin itong Master, itong Guru, at pagkatapos Panginoon, Lord, meron pong dalawang kahulugan ito. Ang isa po ay yung tinatawag na material na kahulugan, yung ibinigay kong ehemplo bilang mga domestic helper o bilang mga manggagawa tayo sa ibang bansa o sa kanino pa mang organisasyon o sa kanino pa mang tao. At mayroon din po namang kahulugan ito na ang isa po ay yung tinatawag na espiritual na kahulugan. Ngayon, ang tanong, ilan po baga naman o ilang uri o klase ang dapat nating malaman ng mga Panginoon at Guru ayon din po sa mga banal na kasulatan? Yan po, napakagandang tanong. Ilan o ano-anong mga klase ang Panginoon at ang Guru? Pakinggan ninyo. At sapagkat tayo po ay biblikong mga tao at hindi tayo maaaring umalis sa utos ng Diyos sa pagsasaliksik ng kanyang mga katotohanan, dito rin po sa aklat ng Romanos, sa pagpapatuloy sa Romanos 6:16, ganito po ang ating mababasa. Hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo iniahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima maging ng kasalanan sa ikamamatay at maging ng pagtalima
sa ikapagiging matuwid. Amen. Sa makatuwid, dalawang uri po pala, simpleng-simple, sa espiritual na bagay, ang tinutukoy na po dito ng banal na kasulatan. Na ano po yun? Ang inyo anyang tinatalima ay maging sa kasalanan sa ikamamatay. Yung po palang pagtalima sa kasalanan, yak, sa kamatayan. At yung po naman palang pagtalima sa ikapagiging matuwid. Kaya nga po, dalawa po lamang ang uri ng guru at Panginoon. Unay sa ikamamatay at ang ikalaway sa katwiran o sa ikabubuhay. Amen. Ngayon, meron pa rin po tayong nararapat na itanong. Eh bakit po baga naman itinuturo sa atin ng Panginoong Hesukristo? Bilang siyang guru at Panginoon ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang paksang ito sa atin, bakit itong sa akala ng maraming mga tao ay simpleng-simpleng pananalita ng ating Panginoong Hesukristo ay bakit kinakailangan bigyang diin at bakit kinakailangan pang lubusang maunawa, hindi lamang ng lahat ng mga kapatiran kung hindi higit sa lahat, maging ng ating mga nakikipagtiyagang mga kaibigang naghahanap ng mga katotohanan. Bakit po ninanais mismo ng ating dakilang Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, na ito ay lubusang maliwanagan sa bawat isa sa atin? Pakinggan ninyo ang sagot, Biblia po uli. Hindi po ang kaisipan ng inyong lingkod o ng sino pa mang mga manggagawa na kinakasangkapan ng ating dakilang lumikas. Dito po sa unang Timoteo, sa kapitulo 2 at ang versikulo ay 3. Pakinggan po ninyo aming mga kaibigan at ganito po ang nasa saan. Bakit ito ninanais ng Diyos na maunawaan natin ang tungkol sa pagiging paggamit ng Master at ng Lord? 2:3 ng unang Timoteo. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. 2:4 na siyang maibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Amen. Ano po ang kadahilanan kung bakit itinuturo ng ating dakilang Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, ang kahalagahan ng pagtawag ng Panginoon, ang pagtawag ng guro, ang simpleng-simpleng nais ipahayag ng ating dakilang lumikha na ang lahat po pala ng mga tao ang nais ng Diyos. Pakinggan ninyo ang nasasaad sa talata. Ang sabi po rito, ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Amen. Na ating tagapagligtas. Totoo ba ito? Pakinggan ninyo sa pagpapatuloy. Sino ba itong Diyos na ito na nagnanasa at nagnanais na lubusan ang lahat ng mga tao ay mga ligtas? Pakinggan po ninyo ang isinasaad ng ito pong dakilang tao sa Diyos na si Moses, nang makagawa na siyang muli ng ikalawang tapyas na bato na una niyang sinira sa kanyang galit sa pagtalikod ng kanyang bansang mamamayan ng Israel upang gumawa ng sarili nilang mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos niyang masunod ang ipinag-uutos ng Diyos na gumawa muli ng dalawang tapyas na bato upang doon ay muling isulat ang 10 utos ng Diyos, pakinggan ninyo at muling nagpakita ang Diyos sa kanya at sa katunayan ay nagdaan pa sa kanyang harapan. Dito po sa aklat na Exodo 34 at ang versikulo ay 6 hanggang 7. Pakinggan po ninyo. At ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya na itinanyag ang Panginoon, ang Panginoong Diyos na puspus ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalansang. Ano po itong uri ng Diyos na ito na nagsasabi na ito'y matuwid at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas,
na ang Diyos na ito pala'y tunay na may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng mga katotohanan. Sapagkat ang Diyos po, at tulad ng nasa saad sa aklat po ng Eksodo, sa pagpapatunay po at sa pagpaparangal ng dakilang taong si Moses, ito po palang Diyos na ito ay mapagpahinuhod. Ito po palang Diyos na ito ay mapagpatawad ng mga kasalanan. Ito po palang Diyos na ito ay puspos ng kahabagan. Ito po ang Diyos na ayaw po ng Panginoon na ang sinumang tao na kanyang nilalang ay mapahamak sa kamatayan o mapasa impyerno. Amen. Kaya nga po, napakaliwanag. Ano po ang nasa saad sa banal na kasulatan? Nakalulugod sa Panginoon na tuwirang maalaman ang tuwirang kaparaanan, ang tuwirang daan patungo doon sa kanyang ipinangangakong buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, ayon po sa ating Panginoong Hesukristo mismo, eh sino po baga lamang ang dapat kilalanin ng lahat ng mga tao at sundin sa ikabubuhay sa katwiran upang maging matwid at kaaya-aya sa paningin ng Panginoon? Ayon po mismo ho, ang tanong po natin, ayon po sa ating Panginoong Hesukristo mismo, sino po baga lamang ang dapat na kilalanin ng mga tao upang sundin at upang magkaroon siya ng ikabubuhay sa katwiran na maging matwid, maging kaya-aya sa paningin ng Panginoon na nararapat, makita sa kanyang puso, makita sa kanyang pag-iisip, makita sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Pakinggan po ninyo, Biblia pa rin po, pagkat tayo po ay nagtatanong lamang. Ano po ang ating tanong? Muli, ayon po sa Panginoong Hesukristo, sino po lamang ang dapat nakilalanin ng lahat ng mga tao na dapat sundin? Biblia, at ito pa rin po ang nasa saad. Pakinggan po ninyo sa aklat po naman ng Mateo, ng Ebanghelistang si Mateo. Sa 23:8, ganito po ang ating mababasa. 23:8, dadapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat isa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Amen. Kaya po tayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, letra po rito, wala po tayong maririnig sa amin na kami po ay obispo, na kami po ay kung sino-sinong papa, na kung sino-sino po kami, kung sino mang orsobispo. Meron pa tinatawag dito sa mga Katoliko na anong klaseng pare yun? Monsignor! Wala po kayong maririnig sa amin noon. Sinusunod po namin at matintiman po namin is nasa puso, nasa sa amin pong mga kaluluwa ang tuwirang utos mismo ng ating dakilang Diyos na ating Panginoong Hesukristo ng kanyang sabihin mismo, dadapwat kayo'y huwag patawag na rabi, ni huwag kayong patawag na guro, ang ibig pong sabihin. Sapagkat isa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Kaya maririnig ninyo, isa ang katawagan ng lahat ng mga nasa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano po yun? Kapatid. Kapatid na Prospero. Kapatid na Cirilo. Kapatid na June. Kapatid na Ramon. Kapatid na etc. 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 Sapagkat yaon ang nais ng Diyos. Yaon ang nais ng Panginoon. Yaon ang nais ng dakilang lumikha. Presto. Period. Yun ang dapat nating sundin. Huwag yung kung ano-ano pang orsobispo, papa, lahat ng kasamaan, lahat ng ayaw ng Diyos, yun ang sinusunod ng ibang mga relihiyon. Saan kaya kayo papunta? Yun ang aming maitatanong. Sa pagpapatuloy po ng talatang ating binabasa, ganito pa rin po ang nasa saad sa aklat ng Mateo 23:10. Ni huwag kayong patawag na mga Panginoon. Alam po ninyo, nung malita ko, even now, once in a while, when we see movies coming from Europe,
exclusively, especially from England. Ang mga tao po rin kung tawagin eh, my lord, my master. Yan o sa England, yan ang numero unong katawagan doon ng mga matataas na tao. Superior. Yun po pala, eh ayaw ng Diyos. Pero nagtataka ako, ito pong Inglaterra, eh numero unong palabasa po ng Biblia yan. And I'm just wondering why they have not given an importance to this praise that was given by God, not to call thyself Master or Lord. Na dapat ginagawa nila. Ano po ang sinasabi rito sa 23 ng aklat ng Mateo? Niwag kayong patawag na mga Panginoon, sapagkat iisa ang inyong Panginoon, sa makatwid bagay ang Kristo. Oh, Panginoon, tunay, ikaw ang nag-iisang guro, ikaw ang nag-iisang Panginoon, ikaw ang aming nag-iisang Diyos na buhay, isang Diyos na mahabagin, isang Diyos na kadluan ng mga kaawaan. Kaya nga po, mga kapatid, ano pa po ang nasa sa patuloy na pagpapaliwanag tungkol dito sa pag-aaral natin sa katagang guro at sa katagang Panginoon? Patuloy po dito sa 23 din po at 9 ng aklat din po ng Mateo. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatwid bagay siya na nasa langit. Amen. Tandaan po ninyo, spiritual itong ating pinag-uusapan. Ngayon, meron na rin pong nagtanong yan nung ako'y nangangaral sa Pilipina. Tanda-tanda ko po yon, doon nandun kami sa Tayuman, nangaral po kami ron sa isang bahay. Tumayo po ang isang mataas na lalaki at nagsabi, eh bakit kanyang magulang natin, tinatawagan nating tatay, hindi ba niya ama yun, tinatawagan nating ama. Hindi, eh, binasa naman natin yung nasa sa Adya Banal na kasulatan din. Kabilin-bilinan ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Kung bagamat tinatawag nating ama at ina ang ating mga magulang, because we honor them, because we cherish them, because we revere them, and that was likewise an order by God to be followed. Ano ang katumbas noon? Ano ang kahalagahan noon? Upang ikaw ay pagpalain at humaba pa ang iyong buhay sa sanlibutan. Paggalang po yun. Yung po ay material na bagay, physical na bagay. Utos din po ng Diyos yun. Hindi, yun yung spiritual na upang susin mo, o parangalan mo, o kilalanin mo, tuluran mo ang iyong mga magulang. No! Hindi po yun. Yun po ay paggalang at pagtupad na rin ng pagsunod sa utos ng ating dakilang Diyos. Katulad din ng iniutos niya sa mga anak, na igalang ng mga anak ang kanilang mga magulang upang sila rin ay mga pagpalain. Alam po ninyo, sa pag-aaral po ng banal na kasulatan, theologically speaking, ang ibig po lamang sabihin sadya ng salitang father, teacher, lord, or master, exclusively po yun, ay nauukol nga po lahat yaon sa iisa't dakilat makapangyarihang Diyos na siya po dilibat ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Our Lord Jesus Christ. Sa banal na kasulatan po, kung mababasa ninyo ang aklat ng Juan 13:13, basahin ninyong lahat doon. Ang sinasad po roon, simple, napakaliwanag. Yung pong Diyos na nagpadala ng kanyang anak, muling nanumbalik sa kanya mismo. Siya rin po yun, maliwanag. Sila niya ay isa. Ngayon, sa akin pong pagpapatuloy, eh bakit po naman ang Panginoong Hesukristo lamang ang nararapat po nating tawaging Panginoon at Guro? Yan po, napakagandang tanong. Eh bakit po ang Panginoong Hesukristo lamang sa kanya nararapat ipatungkol ang katagang Panginoon at Guro?
Alam po ba ninyo, panahon pa ng mga Israelita, panahon pa ng mga lumang tipan, panahon pa noong ang bansang Israel ay tuwirang nakipagbabaka sa kanilang sariling bansa upang magkaroon sila ng sarili nilang mga pamayanan. Panahon pa ng bansang Israel, ang Israel po ay inutusan na po ng ating dakilang Diyos, maging sa atin pong huling araw na ito, na sa Kanya po lamang tayo dapat magpapaturo o sa Kanya po lamang tayo dapat makikinig at mag-aaral. Alam po ba ninyo, akala ba ninyo, nang magkatawang tao lamang ating Panginoong Jesucristo, saka lamang tayo dapat na tumingin sa ating Panginoong Jesucristo, pakinggan ninyo dito po sa pagpapatunay, sa pagpapaliwanag pa rin po ng banal na kasulatan. Aklat po ng Deuteronomio, ito po lumang tipan. Ang sabi po rito sa 18-17 sa unang bahagi po. At sinabi ng Panginoon sa akin, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, katulad daw niya ni Moses, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Ano po ang nasa saad? Maliwanag po noong pamampong kapanahunan ng mga unang lingkod ng Diyos sa pangunguna ni Moses. Ano po ang mismong sinabi ng Diyos? Magpapalitaw ako ng isang propeta sa inyo. Siya lamang ang inyong susundin. Siya lamang ang inyong tuwirang kikilalanin. At dito po sa 18-19, ganito po ang kanyang tagubilin at mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kaniyang sinasalita sa aking pangalan ay aking sisiyasatin iyon sa kaniya. Kapag hindi mo inintindi, kapag binaliwala mo, kapag isinepwera mo sa buhay mo, kapag hindi mo kinilala itong nag-iisang magiging guru at Panginoong itinatag ng Diyos, sa Diyos ka haharap, sisiyasatin ka ng Diyos sa pagwawalang bahala mo, sa kasamaan mo na iginanti mo sa kabutihan, sa kaawaan, sa kahabagan ng ating dakilang lumikha. Ngayon, nagkaroon pa po baga ng katuparan ang inuhula ng Diyos na, sinabi niya kay Moses? Ito po ba ay tuwirang natupad? Ito po ba ay tuwirang nangyari? Naganap po ba ito maging sa kapanahunan na natin? Pakinggan ninyo sa aklat ng Magagawa sa pagsulat ni Apostol Pablo, dito po sa Kapitulo 3 at ang versikulo 22, ganito po ang ating mababasa. Ano po ang tanong natin? Noong bang sabihin ng ating dakilang Diyos na ako ay magpapalitaw ng isang propeta sa kalagitnaan ninyo at siya ang inyong susundin, ito ba ay naganap? Ito ba ay nangyari? Gawa 3:22. Tunay na sinabi ni Moses, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo isasalitain niya at upang kaniyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Ito ang dakilang guro. Ito ang dakilang Panginoon. Kaya't sa kanya nararapat ang kalwalhatian, sa kanya ang kapurihan, at sa kanya ang karangalan, katulad ng ginawa ni Haring David sa pagpupuri at pagwalhati at pagdakila sa ating dakilang lumikha. Amen. Ngayon, sa katotohanan, paano po baga ang Panginoong Jesucristo ay naging guru at Panginoon na siya lamang ang tagapagturo sa tao ng katwiran tungo sa ikabubuhay? Ang pagpapatuloy po nito, ang kakasangkapanin po ay ang ating minamahal na si kapatid na si Rilo
Gonzales Jr. po. Purihin po natin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Atin po siyang sambahin at luwalhatiin sa muling pagkakaloob ng pananampalataya, tibay ng kalooban sa pagpapahayag, buong tapang na naipaliwanag po sa atin ni kapatid na Prospero na unang nagsalita. Ang napakagandang aralin, San Juan 13:13, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga. Nakapagtataka nga po lamang sa huling araw na ito, eh hindi po ginagamit ng napakaraming mga tao ang titulong guro, Panginoon o Master sa ating Panginoong Hesukristo. Tulad po ng napakinggan natin sa unang nagsalita, huwag kayong magpatawag ng Ama. Eh, nalalaman naman natin ang tinutukoy dito, eh, hindi naman yung Ama na ating Ama sa laman. Utos ng Diyos, yung tatay natin, nanay natin, eh, igagalang natin, Efeso 6:1 hanggang 2. Yan po ang unang utos na mayroong pangako na kung susunod tayo, igagalang natin bilang pangalawa nating mga Diyos sa lupa, ang Ama at ang Ina natin, pagpapalain tayo, hahaba ang ating buhay, bibigyan tayo ng mga biyaya ng Diyos. At totoo po iyan. Efeso 6:1 hanggang 2, unang utos na may pangako. Kaya po hindi masama na tinawag ko ang aking ama na ang aking tatay na ama, ang aming mga nanay na ina, utos ng Diyos. At gayon din po nabanggit ni kapatid na Prospero, sa maraming mga bansa na mga mayayaman, mga bansa na wika nga pinanggalingan ng tinatawag na sibilisasyon, kamukha ng tinatawag na England o Inglaterra, meron silang mga tao hanggang ngayon tinatawag nila mga Lord, Masters, sapagkat yun po, yun ay mga tao na binigyan ng mataas na kapangyarihan ng gobyerno ng Inglaterra. Sila po yaong mga namimununo sa parliamentary government. Yung kanilang bayan, pinatatakbo po ng parliamentary. Meron silang tinatawag na mga posisyon na inilagay sa mga dakila na mga tao nila, na mga pinuno ng gobyerno, na mga lords, na tinatawag nga po nila na Lord, Master, Sir, at merong tinatawag na House of Common. Merong House of the Lords, yung bahay ka ng mga matataas, yun ang pinaka-senador sa Pilipinas, at yung lower house, mga kongresista. Yan po ay utos ng Diyos. Igagalang natin ang matataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi inilagay ng Diyos. Niliwanag ni kapatid na Prospero ang pag-aaral po natin ngayon, espiritual. Hindi baga ninyo ika nalalaman na kung kanino ninyo ipinaglilingkod ang inyong sarili bilang mga alipin, sila ang inyong mga Panginoon.
Iba po yung tinatawag na civil tulad ng ating ginagawa. May mga amo, merong mga Panginoon tayo sa ating mga paghahanap buhay. Meron tayong mga supervisor, may mga managers, may mga CEO, presidente ng kumpanya. Hindi po masama yon. Ibig kong unawain ninyo, ang pinag-uusapan po natin, yaong espiritual. Dalawa ang tinatawag na Panginoon nating mga tao. Ang una nga po, yung tinatawag na buhay karaniwan, yung civil life natin, may karapatan tayo doon. Dadapat ang pinaka-importante sa lahat, yung tinatawag na Panginoon natin sa katwiran, sa ikabubuhay o sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya nga po, iba yung salaman, iba po yung sa espiritu. Ibig po ng Panginoon, unawain nating lahat. Sa ibabaw ng mga bagay na ito, wala pong pinakamahalaga kung hindi ang iligtas natin ang ating mga kaluluwa. Malimit nating mapakinggan Romanos 3:23. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang lahat ng tao ay napa sa ilalim ng sumpa sa kamatayan. At ang kamatayan po, ang kabayaran, ang tinatawag na kabayaran ng kasalanan, yung kamatayan, pagkatapos na mamatay tayo sa laman, yung tinatawag na kamatayan sa lupang katawan, pagkatapos nito, meron pang paghuhukom. Yun ang kamatayan, ikalawa, yun ang hahatulan, yun ang paghatol, kung saan tayong mga tao, kung hindi tayo nabuhay, na sumunod sa ating Panginoon at Guro sa ikabubuhay, itatapon po tayo sa impyerno. Mga tagapakinig po namin. Maliwanag po, napakaganda ng ating pag-aaral. At dito, ayaw ng Diyos na meron siyang tao, nilalang niya sa kanyang larawan, pinaghirapan ng Diyos, inianyo sa kanyang larawan, pagkatapos itatapon niya sa impyerno, ayaw niya. Sa unang Timoteo, binasa ni kapatid na Prospero, ang wika sa atin, ito'y mabuti at nakakalugod sa Diyos. Unang Timoteo, 2:3, ang lahat ng tao ay huwag matapon sa impyerno sa pamamagitan ng pagkaalam ng katotohanan. Naliwanagan natin sa unang nagsalita, ang katotohanan, dalawang uri ng Panginoon at Guro. Merong guro, mga, tawagin natin mga ho, merong mga guro, merong mga Panginoon sa ikamamatay, sa impyerno. Merong mga guro sa ikatutuwid, sa buhay na walang hanggan. Ito nga po ang tinatawag na nag-iisang Diyos na buhay na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang iniwanan pong katanungan ni kapatid na Prospero, ano ang mga katunayan na ang Panginoong Jesucristo, siya nga po ay guro, siya nga po ay Panginoon. Eh napakaganda po eh. Sa paksa lamang natin, alam na natin eh, 13-13, San Juan, tinatawag ninyo ako na guro, tinatawag ninyo akong Panginoon. Mabuti ang inyong ginagawa sapagkat ako nga. Eh, paano nga naging Panginoon? Paano nga naging guro? Na sa kanya tayo kailangang mag-aral sapagkat ang wika ng banal na kasulatan, paano natin matututuhan kung hindi tayo tuturuan? Naintindihan ba ninyo?
kailangan tuturuan muna tayo kung ano ang gagawin natin para yung nagturo, siya ang ating Panginoon. Siya ang ating master. Paano nga naging Panginoon? Paano nga naging guro ang ating Panginoong Hesukristo? Hayaan ninyo ang Panginoon ang magturo. Basahin po natin Mateo, Kapitulo 11, Versikulo 28. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal, napapagod, ang kaluluwa o spiritual ito eh. Kayong lahat na nangapapagal, magsiparito. Ini, kinukumbida tayo ng Panginoon, pumarito kayo. Come to me. At kayong mga nangabibigatang lubha, nabibigatang lubha, maraming problema. Mga kapatid, mabigat. Mabigat ang kaluluwa, mabigat ang konsensya. Pero, iniimbitahan tayo ng Diyos at aking kayong papagpapahingahin. Sa 11:29, pasanin ninyo ang aking pamatok. Mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo, mapagpakumbabang puso, masusumpungan ninyo, espiritual, masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok, magaang ang aking pasad. Ang ganda po ng ating pag-aaral. Itong tinatawag na guro, itong Panginoon, aba eh, madali pala kung tayo ilalapit sa Kanya. Tuturuan niya tayo at magkakaroon ng kapahingahan ang ating mga kaluluwa. Magaang ang kanyang wika nga eh, pamatok. Yung pasan na ipapasan sa atin sa ating pag-aaral, eh, napakagaang. Magkakaroon tayo ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Paano siya? Mga kapatid, ang wika ng ating pag-aaral, ang tanong natin, bakit siya ang kinikilala natin na Panginoon at Guro at mabuti ang ating ginagawa kung susunod tayo sa Kanya? Siya mismo ang nagsabi. Hindi niya tayo pahihirapan. Eh baka naman kapatid na Cirilo, ang hirap ng mga obligasyon ng mga estudyante dyan. Eh, kamukha na nga lang, kung ang pag-uusapan natin eh spiritual, kapatid na Cirilo, ang pinag-uusapan dyan, yung paglilingkod sa Diyos, tama po kayo. Eh baka naman po kamukha ng ibang iglesia dyan, yung pinangungumbita sa atin, na ano, sa pilitan ng ikapo. Baka mamaya, kapatid na Cirilo, kung hindi kami makapagbigay ng ikapo eh, may utang kami sa iglesia na yan. Baka kapatid na Cirilo, meron kaming obligasyon mangili ng araw ng Sabat. Isipin mo, araw ng Sabat, dapat nagpapahinga ka na sa bahay mo, tapos na ang trabaho sa loob na isang linggo, papupuntahin ka pa araw ng Sabat sa kapilya. Ganyan ba kabigat ang ating Panginoong Hesukristo? Ganyan ba itong tinatawag na ituturo sa atin? Eh kaya nga po yung mga nangangaral ng ganyan, tinatawag nila ang sarili nila, yan ang mga dating daan. Kaya nga po, tapos na po yung dating daan eh. Tapos na po yung pangingili ng araw ng Sabat. Tapos na po yung hindi ka kakain ng karne. Tapos na po yung sapalitang magbibigay ka ng ikapo. Tinapos na ng Diyos ang lahat ng mga bagay na yan. Mga kapatid, at dumating ang guro, dumating ang rabi, dumating ang Panginoon na hinulaan sa Deuteronomio 18:18 na binasa ni kapatid na Prospero, itatayo ko sa gitna nila, ibabangon ko ang isang propetang katulad ni Moses. At nang dumating nga po ang propetang yaon na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, tapos na ang dating daan. Sa Kanya na kayo makikinig, Siya magtuturo sa inyo. Mabigat ba?
magaang ang aking pamatok. Bakit magaang? Unang-una, Mateo Kapitulo 10, Versikulo 8, nang itayo na niya ang Iglesia ng Diyos, tinawag na niya ang 12 at pinagsabihan ng magsipangalat na kayo sa loob ng bansa ng Israel, huwag kayong lalabas ng Israel, dito muna kayo, hanapin muna natin ang mga nawawalang tupa sa loob ng bahay ng Diyos. Mateo 10:8, tinanggap ninyo ng walang bayad, ipangaral ninyo ng walang bayad. Magaan ba? Magaan ba na ako'y maging estudyante ng aking Panginoon at ng aking guro? Magaan, walang matrikula, libre. Sipin ninyo yan? Tinuturo ba sa inyo yan? Hindi po. Ano'y tinuturo sa inyo? Mga magulang at mga kapatid, bigay na ika po. O yung mga sabadista, hanggang ngayon, baka kakain ng karne. Eh, mga utos, aral na ng mga demonyo niya. Unang Timoteo, Kapitulo 4, 1 hanggang 3. Basahin ninyo. Mga kapatid, ipagbabawal ang pagkain ng lamang kate. Eh, sino nagbabawal ng pagkain ng lamang kate? Na, napakarami, pati Katoliko. Tuwing araw, tuwing mahal na araw, bawal daw kumain ng karne. Eh, mga wala pong katuturan niyang mga aral na yan eh. Pati yung mga insenso, yung mga kandila, pati yung pagbubutil-butil ng rosaryo. Wala po, hindi kayo ililigtas ng mga gawa ng laman. Ng mga ritual na yan, ang lahat ng iyan, masasabi natin, kapaimbabawaan. Mga kapatid, basahin niyo Mateo 23:23, kayo na magbasa. Lahat ng ginagawa ninyong pampaganda sa paningin ng tao, panglabas, kapaimbabawaan. Hindi tinatanggap ng Diyos. Sa mga tuwid, mga kapatid, napakagaang libre pala ang pagpasok sa paaralan ng ating Panginoong Hesukristo. Tanong, saan ba naroon ang guro? Saan ba pupunta ang mga tao para maturuan ni Kristo? Ayan, napakaganda. Bago ko po basahin ang sagot, pakinggan muna natin ang Mateo 24:5. Ano ang sinasabi roon ng ating Panginoong Hesukristo? Buksan ninyo sa bahay-bahay ninyo, sa mga Biblia ninyo. Baka itong guro na ito ang malapitan ninyo. Magsipag-ingat kayo. Sa mga huling araw, marami ang magsisiparito sa inyo at managsasabing, ako ang Kristo, nasa amin ang Kristo, nariyan ang Kristo, naroon ang Kristo, darating na ang Kristo, 2001, may paglikas. 2014 na, hindi pa nagugunaw ang mundo. Ano yan? Mga bula ang Kristo. Kaya mag-iingat tayo. Mag-iingat tayo eh, baka nang hindi nga nangyari yung paglikas at ikalawang pagparito, nagalit yung obispo sa mga membro. Bakit ika hindi kasi kayo sumampalataya? Eh bakit nga hindi nasunod ang ikalawang pagparito? Hindi salita ni Kristo ay tinuro ninyo, salita ninyong mga tao. Bula ang propeta! At ang hindi sumusunod, at hindi nagsasalita ng katotohanan, na salita ng Diyos, pinupukol ng bato, pinapatay ang mga obispong sinungaling. Kung hindi man sila patayin ng literal sa huling araw nito, sa pamamagitan ng pagpupukol ng bato, patay na ang kanilang mga kaluluwa sa ikalawang pagparito. Nang hula sila ng kasinungalingan, lahat ng relihiyon na humula ng ikalawang pagparito at hindi nangyari, at lahat ng relihiyon nagsalita ng hindi aral at utos ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, silang lahat sa impyerno. Titindigan po namin yan. Hindi namin kayo hinahatulan. Eh, hindi ko nalalaman kung patatawarin kayo ng Diyos, hari nawa, kung tatanggapin ninyo alin ang tunay na guro, ang tunay na pastor, ang tunay na obispo, ang tunay na eskwela na kinaroroonan ng Panginoong Hesukristo. Eh, ano nga ba ang pangalan ng eskwela na kinaroroonan ng Panginoong Hesukristo? Buksan po na eh. 12:26 ng San Juan.
Kung ang sino mang mga tao naglilingkod sa akin, sumunod sa akin, kung saan ako naroroon, doon, doon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, mga kapatid, siya, pararangala ng aking ama. Napakaganda. Ano ang katulad ng ating Panginoong Jesucristo? Ang tanong natin, saan ba ang eskwelahan ni Kristo para ako makapag-enroll sa Universidad ni Kristo, libre, walang bayad? Mga magulang, kung saan ako naroon, doon doroon ang lingkod ko. At kung siya'y naroon at maglilingkod sa akin, mag-aaral sa akin, pararangalan ang tatay ko. Ayan. Dito, sinasabi ng ibang mga tao, ayan, kapatid na si Rilo, iba yung tatay, iba yung anak. Iba yung ama, iba yung anak na si Kristo Jesus. Eh, hayaan ninyo ang Panginoong Jesucristo ang magpaliwanag sa atin. Dalawa ba kayo, Panginoong Jesus? Ano ang sabi ng Panginoon? San Juan din, Kapitulo 10, Versikulo 30. Mga kapatid, oh, ako at ang ama ay isa. Ayan. Eh, kapatid na si Rilo, hindi. Ang paliwanag nila dyan, iisa daw sa gawain. Kung ako'y may nabasa sa San Juan 10:30, ako at ang ama ay iisa sa gawain, hindi na po ako mangangara, lilipat na ako sa mga iglesia ng tao. Eh wala pong nakalagay. Ang nakalagay, ako at ang ama ay iisa. Hindi po pwedeng mangyari yun. Hindi pwedeng mangyari, tama. Talaga namang hindi mangyayari sa inyo ng mga iglesia ng tao ang pananampalataya si Kristo'y tao. Bakit? Sapagkat sa inyo ng mga tao, 1 plus 1 equals 2. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Ang mga bagay nito hindi mangyayari sa tao, dadapwa sa Diyos, walang imposible. Ano ang katunayan? Buksan ninyo sa inyong mga bahay, Unang Juan. Buksan ninyo yung Biblia ng Ingles, King James Version. First Book of John, Chapter 5, Verse 7, there are three. Makinig kayo, tatlo. Sa ating mga tao, tatlo. There are three that bear records in heaven. Mayroong tatlo. Sa langit ay nagpapatotoo. Sino-sino sila? Ama, the Father, yung Diyos. The Son, si Jesucristo, yung anak. And the Holy Spirit, at ang Espiritu Santo, na kanyang mga salita o ang banal na kasulatan, these three, 1 plus 1 plus 1 equals 3 ba? Hindi. These three are one. Kaya, sa tao, imposible. Eh, hindi kataka-taka eh. Ano ba kayo? Iglesia kami ni Kristo. Sino ba si Kristo sa inyo? Tao. Kaya, 1 plus 1 plus 1 equals 3. Kamukha kayo ng mga Trinity, yung mga Protestante, iisa kayo. Mga kapatid, hindi ninyo nalalaman ang kapangyarihan ng Diyos. 1 plus 1 plus 1 equals 1. Eh, kay Moses nga, ipinakita eh. Una, naglalagablab na punong kahoy na hindi nasusunog sa Exodus. Pagkatapos nagpakita kay Moses, tinagpan ang kanyang mukha, nakita ni Moses ang kanyang likod, mukhang tao. Pangalawa, pagkatapos nang naglalakbay na sila sa ilang, kung araw ng gabi, kadiliman, ang Diyos ay haliging apoy na nagbibigay ng kaliwanagan para wag silang mahulog sa mga bangin at sa katanghaliang tapat. Parang malaking-malaking payong na ula, tinatakpan sila sa init ng araw para wag silang masunog sa init ng araw. Mga magulang, kung ilang ulit ipinakita sa kanila yan, ang daming wika nga, iba't ibang pagpapakita ng Diyos at nagpakita rin kay Abraham, parang isang tao, parang isang lalaki, may kasama pang dalawang lalaki sa kaliwa at kanan niya. Walang imposible sa Panginoon Diyos. Yan ang pagkakakilala namin sa aming Panginoong Jesucristo na siyang guro, na siyang aming rabbi, siyang Panginoon na nagtuturo sa amin sa kanyang eskwelahan. Ano nga ang kanyang eskwelahan? Kung saan ako naroroon, doon, doroon ang lingkod ko. Nasaan ang Panginoong Jesucristo? Si Kristo ang ulo ng katawan. Ano ang katawan? Iglesia. Ano ang pangalan ng iglesia na itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Hudea? Unang Tesalonica 2:14, Iglesia ng Diyos.
Tinutularan na lamang natin sa huling araw. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Ito ang universidad ng Panginoong Jesucristo. The University of Jesus Christ, Church of God in Christ Jesus. Kaya dito kami nag-aaral, Huwebes at Linggo. Tinuturuan kami ng magagandang aral. Libre! Hindi namin kayo tinatalian. Hindi namin kayo inuutusan. Matakot kayo kay Cirilo. Matakot kayo kay Prospero. Igalang ninyo kami. Kung hiwalay kayo sa aming pamamahala, sa impyerno kayo, huwag ninyo kaming tanggapin. Huwag ninyo kaming paniwalaan. Paniwalaan ninyo, tanggapin ninyo, alin yung naririnig ninyo, ang ating Panginoong Hesukristo. Unang Korinto 15:1-2. Kayo ang magliligtas, hindi kami. Walang kwenta kami. Mamamatay na rin kami, malapit na, matatanda na. Ang importante, makagraduate kayo. Saan? Sa Universidad ng Panginoong Hesukristo. Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mayroon bang intindihan yun? Mga magulang at mga kapatid? Hindi ko na maalaman kung ano sasabihin sa inyo. Hindi, kapatid na Sirilo. Dito na lang kami mamamatay. Kung saan kami nadapa, dyan kami mamamatay. Bahala kayo. Tinakot ninyo si Sirilo. Tinakot ninyo si Prospero. Kaluluwa ninyo yan. Kaluluwa ninyo itatapon sa impyerno pag namatay kayo. Saan? Sa eskwelahan ng Iglesia Apostolica Katolika Romana. Protestantismo. Iglesia ni Manalo. Iglesia ng kung ano-anong mga tao. Dito tayo magsipag-aral. Bakit napakahalaga na dito lamang tayo dapat turuan ng nag-iisang pastor, nag-iisang obispo. Unang Pedro 2:25, buksan naman ninyo mga Biblia ninyo sa bahay. Unang Pedro 2:25, nung araw mga tupa na naligaw tayo, kami inamin namin sa inyo, kami iniligaw ng simbahan ni Manalo nung araw. Ang mga magulang namin, pilit iniligaw ng iglesia na yan. Nang galing din kami sa Katolisismo, naging mga Protestante rin kami, iniligaw kami. Unang Pedro 2:25, pero ngayon, nagsibali kami sa pastor, sa obispo ng aming mga kaluluwa. Sino yung nagbigay ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo? Sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid at mga magulang, si Kristo, gaya ng anak. Hebreo 3:6. Presidente ng bahay niya, ang bahay niya, tayo. Siya lamang ang nag-iisang pasto. Sa Hebreo din po, 3:1. Obispo, ang nag-iisang pastor at obispo at presbitero, apostol ng ating mga kaluluwa. Sa kanya ang kapurihan. Sa kanya ang kalwalhatian magpakailanman. Ito ang universidad ng ating Panginoong Hesukristo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit kailangan dito tayo mag-aaral? Sa ikatututo, sa katwiran, sa buhay na walang hanggan? Bakit dito lang at hindi sa iba't ibang iglesia? Ako'y ka ang puno ng ubas. Sa San Juan 15:5, kayo ang mga sanga. Kung kayo ay hiwalay, wala kayong magagawa. Siya lang ang nag-iisa naming guro, pastor, obispo, principal namin, teacher namin, rabbi namin. Mga kapatid, hanggang ngayon, kapatid na Cirilo, baka hindi mo mapatunayan, hanggang ngayon sa huling araw na ito, si Kristo pa rin ang teacher ninyo. Kung mapatunayan ko na hanggang ngayon siya pa rin nagtuturo sa amin, sasama na ba kayo? Kayo ba'y lalapit na at magpapa-enroll na o magpapabautismo na sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Kung patunayan nga ni kapatid na Cirilo, 2014, ngayon, halimbawa, ang Panginoong Jesus ang nagtuturo sa amin. Ang Panginoong Jesus ay hindi namatay. Sasama na ba kayo? Mag-e-enroll na ba kayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Libre! Paano nga ninyo patutunayan, kapatid na Cirilo? Huling talata, ito, napakagandang tanong. Nako, kahiyaan na ito. Baka hindi mo mapatunayan, kapatid na Cirilo. Babasahin ko po sa inyo, Mateo. Buksan ninyo ang inyong Mateo. Sa kanyang Kapitulo 28:19-20, huling-huling talata na ating babasahin
ating papakinggan magmula sa bibig ng Panginoong Heso Kristo. Ito po, makinig kayo. 29. Na ituro ninyo sa kanila. Ang kausap dito, yung mga apostol, papalik na lang sa langit, tinuturuan pa sila, inuutusan. Ituro ninyo, saan ba naroon ang mga apostol na iniwanan niya? Yung 11, nang mamatay si Judas Iscariote, wala pa nun si Matias. 20-28, unang Korinto, ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia, una-una yung mga apostol, ayan, sa iglesia. Ano ang utos ng Panginoon sa iglesia na kinaroroonan ng mga apostol? Ituro ninyo sa kanila. Sa makatwid, nagpapanik na sa langit ang Panginoon, mga kapatid, ang magtuturo na, alin na, yung mga apostol na maiiwan. Nangamatay na lahat ng mga apostol. Pati si Apostol Pablo, napugutan na ng ulo, anyo 69 sa Roma. Kapatid na si Vila, sino ngayon ang teacher ninyo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At naririto, ako'y suma sa inyong palagi. I will be with you. Eternal, palagi. Eternally, oh, palagi. Hanggang kailan? Totoo ba yan? Hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Tapos na ba sanglibutan? Hindi pa. 2014 na. Sino si kapatid na si Rilo at si kapatid na Prospero? Mga kapatid sa loob ng ano, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yung pinaglagyan sa mga apostol. Namatay na ang mga apostol. Wala na ang mga unang mga banal. Nangangaral pa ang Kristo. Bakit? Siya ang ating guro. Siya ang ating Panginoon. Palagi ako'y isa sa inyo hanggang katapusan ng sanglibutan. Amen. Ayan ang eskwelahan. Ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang Panginoong Jesus Kristo, sampalataya na ninyo, nagsasalita sa atin, kaya matakot na kayo, mga kapatid at mga magulang. Ang nalalaman kong mga taong ayaw maniwala sa mga salitang ito, mga walang Diyos, mga ateista, kunyari mga panatikong mga Katoliko, hallelujah, amen, praise the Lord, mga Protestante, kunyari mga iglesia ng tao, mas marami pa kapurihan nyo sa mga obispong ilang ulit ng pinalita ng kanilang mga anak, mga magulang, namamatay ang mga obispo ninyo. Ang obispo namin hindi kailanman namatay. At dito namin kayo inaanyayahan, mag-aral tayo sa Universidad ng Katawan ng Panginoong Heso Kristo, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito na wa, ipagpala. Ito na wa, ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpatahi kailanman. Amen. Muli tayong maghahandog sa Diyos ng isang maiklit na Espiritu ng awitin. Nakikiusapan kong pangunahan tayo sa panalangin ni kapatid na Prospero. Maghahandog na abuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo. Awitin natin ang bilang 128 unang estropa at coro po lamang. Ang ating Panginoong si Jesus lang Panginoon po naming Diyos. Panginoon naming Diyos. Amang banal, ikaw po ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Sapagkat ikaw po ang lumikha ng lahat ng mga bagay, ikaw din po ang nag-iisang Diyos na buhay, nananatiling buhay
magpakailan kailanman. Amen. Dakila ka po sa iyong kahabagan. Puspus ka po ng iyong mga pagpapahinuhod. Kaya nga po sa mga umaga pong ito, dakilang Diyos, maging marapat na po nawa ang aming tao sa pusong mga pagpapasalamat sa iyo. Amen. Mang Diyos, una tigit sa lahat, maraming maraming salamat po sa patuloy mo pong pagpapatibay ng aming dakilang pananampalataya sa iyo. Salamat po din, Ama, sa patuloy mo pong pagpapahiram sa amin ng aming mga hiram na buhay. Amen. Salamat po sa kapayapaang daman-dama naming nagmumula sa iyo. At higit sa lahat, dakilang Diyos, maraming maraming salamat at patuloy mong dinidilig ang aming mga kaluluwa. Amen. Ng iyong mga dakila, ng iyong mga sariwa at puspos na kabanalan ng mga salita ng iyong mga katotohanan. Amen. Abang Diyos, sa mga umaga pong ito, muli po kaming sumasamot, dumadalangin. Amang banal, patuloy mo po sana kaming gagabayan ng iyong banal na Espiritu. Maging ang aming pong mga minamahal sa buhay na nasa iba't ibang dako ng buong sanlibutan. Tunay, hindi namin sila nakakapaniig, Amang Diyos. Hindi namin sila nakakadaupang palad, ni hindi namin sila lubusang na papadama ang aming tao sa pusong mga pagmamahal sa bawat isa sa kanila. Dadapot sa iyong kapangyarihan, sa iyong mga kahabagan, sa iyo namin iniluluhog, Amang Diyos, kung paanong kami ay iyong pinupuspos ng iyong banal na Espiritu, kung paanong kami ay iyong iniingatan sa magulong sandaigdig na aming ginagalawan, kung paanong sasakdal na kahirapang nagaganap sa buong sanlibutan, patuloy mong pinagpapala, patuloy mong binibiyayaan ang lahat ng iyong mga lingkod maging ng aming mga mahal sa buhay. Amang Diyos, aming samot dalangin sa iyo, huwag na huwag mo po kaming pagsasawaan ng iyong mga kahabagan. Amen. Ama, salamat po. At muli kami nagkapiling-piling na mga magkakapatid. Naging marapat po sana ang aming tao sa puso at madamdaming mga pag-aawitan naming patungkol sa iyo. At nawa, dakilang Diyos, sa mga salitang patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin, payagan mong ito ay makintal hindi lamang sa aming mga kaisipan, kung hindi lubusan aming malakaran sa bawat sandali ng aming mga buhay. Amen. Amang Diyos, muli po kaming magkakahiwa-hiwalay na mga magkakapatid. Muli po kaming makikisalamuha sa sanlibutan at muli sa iyong mapagpalang kamay aming inilulhog. Huwag na huwag mo po kaming pababayaan, dakilang Diyos. Ingatan mo po kami sa bawat sandali ng aming mga buhay at sa paghanap namin ng aming marangal na ikabubuhay na mga pagkakakitaan, maging ng aming mga anak, maging ng aming mga apo. Amang Diyos, sa iyong mapagpalang kamay aming iniluluhog, ikaw ang patuloy na gumabay, ikaw ang patuloy na magturo, ikaw ang patuloy na magbukas ng magagandang mga kapalaran. Amen. Sapagkat batid po namin, sinasampalataya na namin sa iyo lahat ng gagaling ang lahat ng iyong mga nilalang. Amen. Amang Diyos, tunay ikaw ang aming mahabaging Diyos. At sa ganitong kaparaan at sa ganitong mga pananampalataya, Ama, sumasampalataya po kami na patuloy mo po kaming pagpapalain at sa muli naming pagkikita-kita at sa muli naming pananambahan sa iyong banal na pangalan, patuloy mo po kaming pagkakalooban ng mga kalakasan. Hihipuin mo ang aming mga lupang katawan na batbat ng napakaraming mga sakit. Amang Diyos, ikaw ang aming dakilang doktor. Pawiin mo po at pagkalooban mo pa po sana kami aming dalangin sa iyo ng mga dagdag pang mga araw sa daigdig na aming ginagalawan. Amen. Amang Diyos, lubos-lubos po ang aming mga pananampalataya. Na ang dalangin po namin ito, pati na rin po ang dalangin ng marami naming mga kapatid na naroon sa bansang aming pinanggalingan at naroon sa iba't ibang bansa na nakikinig at nagtsatsaga sa paghanap ng iyong mga katotohanan.
sa pagnanais na lubusang maunawaan ng iyong mga katwiran at ang iyong mga kalooban, gayon din sa marami naming mga kaibigan, amang Diyos, kung paanong kami ay iyong pinaliliwanagan, kung paanong natanggap namin ang iyong katwiran at mga katotohanan. Sa ganong kaparaanan din, dakilang Diyos, aming idinadalangin sa iyo ang aming mga kaibigang ito. Payagan mong matanggap na nila at mabuksan nilang kanilang mga puso't kaisipan. Makilala nila at masampalatayan ang ikaw nga po ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nararapat na sambahin sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Ama, lubos po kaming sumasampalataya na ang lahat po ng aming mga dalangin ito ay tunay na aming pong tinanggap na at tatanggapin pa. Kalaki po ang iyong mga pagpapalang basbas at bendisyon sa bawat isa sa amin. Gayon na rin po ang patuloy mo pong mga pagpapala at pagbibiyaya at ang kapayapaan sa loob at labas ng amin-amin pong mga tahanan. Ang lahat po ng ito'y magalang po naming idinadalangin sa pamamagitan po ng marangal, malinis at dakila mo pong pangalang Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang aming Diyos. Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa basa amin. Panginoon, muli sa umaga ito na nagluhod kami sa ipong matatarapan at nakakinig ng ipong mga ginito ang mga aral. Kaya po, Panginoon, muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga aral na ito at sa lahat ng mga kabutihan sa basa amin. Kaya po, Panginoon, tagapin niyo po, Panginoon, sa ipong harapan ang mga salaping amin na pagkayanan. Sana po, Panginoon, ito po yung magamit po ng ipong balang kapangasiwaan. Lalo-lalo, Panginoon, makatugong sa lahat ng mga tao na kailangan. Amen. Higit sa lahat po, Panginoon, ang mga salaping ito'y maging kasangkapan sa pagsisipo niya mga aral sa ibabaw na salibutan. Amin lang po sinasama, Panginoon, sa iyo. Sana huwag na huwag kami sasawaan. At sa mga susulagay na mabuhay, muli niyo po kami makita ng lilingkot at umaawad po ng mga may kasiglaan. Amen. Panginoon po niya, amin Diyos, amin rin pong sinasama, Panginoon, sa iyo, ang mga taong itinagoy niyo po, Panginoon, sa amin upang makatini po mga banal na aral. Nawa, Panginoon, bibigyan niyo po sila mga kalakasan at ang mga katalinuhan mula po sa iyo malalaki taasan. Amen. Panginoon po namin Diyos, marami kami mga kailan naman, dapat kami maasa na mga ito itadagdag niyo po sa amin. Kaya po natin mabagay, mag-alam po namin hiling. Sa dakilapalan, Diyos, kung amin takilang nagkapagligtas. Amen. Amen. Ang Ama ay lalagin at ating orin tanggapin po natin
ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu, tunawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito hanggang sa gagawin nating paglalakbay papauwi sa atin-ating mga tahanan hanggang sa lahat ng atin-ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Sa lahat ng ating mga kaibigan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan at sa buong kalaganapan, gayon din sa lahat ng ating mga kaibigan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Apo kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbula. Wala namang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo Jesus, tunay na tunay. Kapuloy ang hawak kay Jesus at tukso'y lalaman. Kapuloy ang hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Kapuloy ang hawak kay Jesus,